Hello, mga sir! In today's vlog, pag-uusapan natin yung mga common beginner mistakes na actually nakakamatay para sa mga bagong nagmomotor. Pwede kayong madisgrasya, mamatay, kundi man mabalian. Hindi sa tinatakot ko kayo, pero ito yung mga possible na ma-encounter nyo bilang beginner rider na pwede nyong ma-taken for granted. Kala nyo tama lang, kala nyo pwede, pero hindi pala pwede. So, stay tuned mga sir, pag-usapan natin common beginner mistakes ng mga bagong rider. Let's go! Yes, sir! Itong mga bagay na pag-uusapan natin today ay mga bagay na na-experience ko na ng maraming beses sa loob ng 12 taon na pagmumotor ko, no? So, hindi na beginner si Sir Mel. Pero ito ay tip ko lang sa inyo, mga sir. Bilang nakakatanda at senior sa inyo, I have been riding for a decade, traveled almost the whole Philippines from Luzon, Visayas, and Mindanao. And these are some tips, some advice para sa mga beginner rider dyan, lalo na maraming riders ngayon, maraming commuters ang nag-shift sa motorcycle rider or nag-shift sa motorcycle riding because of the pandemic, no? Mas mabilis kasi talaga mag-motor kaysa mag-commute sa nakakatakot yung hawaan ng coronavirus sa public transportation. Without further ado, let's start with the number one, drinking under the influence of alcohol. Experience ko dyan mga sir, bilang ako ay manginginom din, kapag nag-over tayo sa limit na, alam mo kasi meron tayong kanya-kanyang alcohol tolerances. So mas maaring yung tolerance ko sa'yo ay mas mataas, maaring yung tolerance mo ay mas mataas kaysa sa akin. But the thing is, lahat tayo kapag tinamaan ng amats mga sir, ay nagkakaroon tayo ng parang nagiging ano tayo, speed freak, tapos nagiging ano tayo, yung pasensya natin sa kalsada bumababa. Yung road rage, yung away yan sa kalsada, mas ano yan, mas prone ka dahil nakainom ka nga. Isa pa na experience ko dyan, since medyo manhid yung katawan natin because of the alcohol in our body, mas nagiging ano ka, mas mabilis ka magpatakbo kasi yung dating kinakatakutan mong speed. Like for example, kung 60 kilometers per hour dati, takot ka na, nanginginig na yung tuhod mo, pag nakainom ka, yung 60, hindi mo masyadong nararamdaman yon, medyo namamanhid yung ano mo, balat mo, feeling mo kayang-kaya mo siya. So pag dumating yung bato, lubak, may tumawid na aso, tao, ayun ang nangyayari. Nasesemplang tayo, at worst, nasesemplang at namamatay. Ang advice ni Sir Mel, don't drink and drive. Kasi walang magaling na nagmomotor at nakainom. Walang magaling na ganun. Both sa kotse, saka sa motor, walang ganun. Lahat, kapag may alak sa dugo, lahat tayo feeling magaling, feeling karirista. Minsan pa nga experience ko dyan, tatanungin ko yung sarili ko dati, taina, paano ko nakauwi? Magigising ka na lang, nasa bahay pala ako. Paano ko naiparado yung motor ko? Paano ako nakapag-drive? Anong oras ako nakauwi? Kasi nag-mental block ka na, no? Nag-blackout ka, kumbaga. So yun mga sir, tip number one, huwag kayo magda-drive ng motor nang nakainom. No. Second tip mga sir, na common beginner mistake is yung nag-iiwan kayo ng gamit, cellphone, wallet, pera sa bulsa. Okay? Dito, sa bulsa natin na to. Isa yan sa mga sobrang na-experience ko na, as in, talagang pinagsisisihan kong ginagawa ko. Kaya, I use belt bags. Kung mapansin nyo, I have belt bags. Dito ko nilalagay yung cellphone ko, pera ko, wallet, and other stuff na pwedeng mahulog sa aking bulsa. Experience ko dyan, nahuhulugan ako ng cellphone kapag mabilis yung takbo dahil sa, syempre, may bakubako yung kalsada, may vibration, nahuhulog yung cellphone mo, nahuhulog yung wallet mo,
pinaka-worst dyan, nahuhulugan ata ako ng ano eh. Yung wallet, saka pera, yun ang pinaka-worst ko. Kasi yung lisensya ko, yung ATM ko, yung wallet ko, pocket money ko, sweldo, andun. So as much as possible, buy kayo ng ganito, belt bag, o kaya ilagay nyo na lang yung mga valuable things nyo sa compartment. Kung meron kayong mga nilalagay dito, sa NMAX kasi may ilagayan dito, doon nyo na lang lagay yung mga mamahalin yung gadgets, saka yung mga bagay na pwedeng mahulog sa inyong bulsa, mga sir. Yun! Don't leave valuable things sa inyong bulsa. Lalo na kung mababaw yung bulsa nyo, yari. Yari kayo dyan. May nabibili namang ano, saddle bag, meron din nabibiling ano eh, parang knee bag, yung hip bag. So doon nyo na lang ilagay, at least yun may zipper, di malalaglag yung mga valuables nyo doon. So kapag umuulan, yung mabibili nyo sana ng bag, yung medyo waterproof siya. Tip number 2. Third tip, na common na nagkakamali yung mga beginner, lalo na pag nag-ride sa Marilake, long ride, kung hindi man sa Marilake, lalo na sa mga subscribers ko sa Visayas, Mindanao at sa Northern Luzon. Third na pag-uusapan natin is yung target fixation, no? Not looking where you want to go. Okay. So for example, sa ganitong corner, no? Ang ginagawa nila, dyan sila nakatingin sa harapan. What you want to do is kung saan dapat papunta yung motor mo, kung saan mo dapat gustong pumunta, dun mo ititingin yung mata mo sa pinakamalayo. Okay? For example, ito si Kuya, hindi ako nakatingin dyan sa tricycle na yan sa likod. Hindi ako nakatingin dyan sa katawan niya. I'm looking at the tricycle in front of him. That way, I can anticipate, pwede kong ma-predict yung mga pwedeng mangyari sa harapan. Katulad nito, alam ko na pwede akong ma-overtake. Kasi, kita ko agad mga sir na maluwang. Maluwang agad. Ito, nagpapatakbo ko ng 70, 80. So, hindi ako nakatingin dito sa harapan ko. Nakatingin ako dun sa adventure na kulay pula. Ganun kalayo tumingin dapat mga sir. Huwag nyong i-fix yung mata nyo sa isang lokasyon. Dapat kapag pabilis ng pabilis yung speed mo, palayo ng palayo yung tingin mo. Nagkakaroon ka ng parang vision tunneling, no? Lumalayo yung mata mo pa ganun. Additional dyan sa ano, sa not looking where you want to go. Usually, kapag ang tingin mo kasi ay nasa malapit lang, you tend to be, yung katawan mo medyo stiff, kasi very reactive ka sa mga nangyayari sa'yo. So, unti kayo, galaw agad yung ano mo, yung braso mo. So, try to be flexible. Relax lang yung arms nyo. Tapos yung mata mo, tingin mo sa malayo. Tapos dapat nagagawa mo tong chicken dance na to. Relax lang. Tapos yung hawak mo sa throttle, mga sir, alam niyo pag humahawak kayo ng ano, yung bagong panganak na sisiw, no, yung mga cute pa na sisiw, ganun lang yung hawak sa throttle. Huwag dapat yung tense na ganyan, no. Huwag ganyan. Nakakatawa tingnan, pero common riding mistake 'yan, mga sir. Kasabayan ng target fixation yung ano na 'yan, being stiff. Kasi pag nakita mo ang sisemplang ka na or medyo nagulat ka dun sa banking, ang response ng katawan natin is maging stiff. Nakita nyo ba yung hawak ko sa kaliwa? Simula kanina, nakapatong lang yung kamay ko sa kaliwang handlebar. Hindi ako nakaganyan, no? Kaganyan lang. Hindi ako tense. So, ayun, para sa not looking where you want to go, always look ahead. Yun lang yung maipapayo ko. Wag na wag nyong i-fix yung mata nyo sa isang bagay na, kanyari yan, nakatingin lang tayo sa poste na yan. Nagre-respond kasi yung katawan natin, yung daliri natin, dun sa input ng mga mata mo. Yung mata natin, very very fast na computer yan, no? Kung ano yung nakita ng mata mo, yun yung kukomputin ng utak mo na sabihin sa mga kamay mo, sa katawan mo, uy, pumreno ka! Pero if you're looking ahead, malalaman mo na, uy, pwede pa akong ano, sumingit dito sa kaliwa, hindi ako agad sa semplang, pwede pa ako sumingit sa kanan. Kasi you're looking ahead. So ayan mga sir, tip number 3.
4, mga sir, is not wearing proper gears. Alam naman natin na mainit sa Pilipinas, no? Aminin ko sa inyo, pag bumibili ako ng lugaw, kapag bumibili ako ng pagkain namin sa bahay, sa palengke kasi malapit lang sa bahay, madalas hindi ako nagsusuot ng helmet. Okay, yan ang bare minimum natin pag nagra-ride, helmet. Okay, pero pag sa complete ride talaga, dapat meron kang helmet, meron kang gloves, naka-pants ka, tapos naka-sapatos ka. Pero doon na lang tayo mag-concentrate sa helmet. Yan ang minimum, pinaka-minimum natin dito sa bansang Pilipinas. Mag-helmet tayo tuwing magra-ride, mga sir. Wearing a helmet, syempre, protects your head in the event of a crash. Kapag tumama yung ulo mo dyan sa kalsada, kung wala kang helmet, ilabas agad yung utak mo dyan, no? Hindi pa naman na ibabalik yung utak. Nakakatawa, no? Pero it's gross, no? Kadir-dir. Ang rule of thumb ko dyan sa pagbili ng gears, no? Kung magkano dapat yung i-budget mo sa pagbili mo ng gears ganito. For example, ha? Kung ang Aerox is worth, sabihin na nating 100,000 pesos. Ang lagi sinasabi ng mga kaibigan kong mas matanda pa sa akin is you must reserve 10 to 20% ng amount ng inyong motor. So kunyari 100,000, dapat ang budget mo sa gears is 10,000 to 20,000 pesos. Sa 10,000 pesos may mabibili ka ng magandang helmet nun. Yung tagta 3,000, 4,000. May mabibili ka na ring magandang gloves nun. Nasa 1,000 hanggang 2,000. Tapos may mabibili ka na rin magandang pants nun sa 10,000 mong budget. So, mas maganda yung motor mo, mas mamahalin yung motor mo, dapat mas mahal din yung gears mo. Kasi kung nakabili ka ng tagta-3,000 motor, meron kang pambili ng gear. Ang daming isa sa ating Filipinos na real talk lang ha, may pambili ng motor, walang pambili ng gear. Kung magkano sa tingin mo yung worth ng buhay mo, dapat ganun kamahal yung mga binibili mong mga gear. Kung meron kang mga anak na umaasa sa'yo sa pag-uwi mo ng bahay, meron kang girlfriend na nag-aantay sa'yo sa tuwing pag-uwi mo, yung mga bagay na yon, walang katumbas na halaga. So kung kaya mong maglabas ng pera sa pambili ng piyesa, might as well unahin mo muna yung iyong gear. Alam nyo mga sir, mas nire-respeto ko pa yung mga rider na all stock lang yung itsura ng motor. Pero pag nakita mo, naka-Shoei, naka-Arai, naka-AGV, yung mga agaganda ng gear. Tapos naka-communicator, nakapagkamamahal, ang ganda ng jacket, naka-dainese, naka-boots. So, Sal, dun, actually, ang laki ng respeto ko dun. Sobrang hands down ako sa mga ganong klaseng vloggers. di pala vloggers, riders. So, yun mga sir. Always wear your proper gears. So number 5 tayo mga sir, mga common beginner mistakes ulit, is only using one brake. Okay, either sanay ka lang sa rear brake o sanay ka lang sa front brake. Pero most yan sa mga manonood ng vlog nito na beginner, ang ginagamit lang yan rear. Kapag ang takbo natin is, sabihin natin nag-aaral ka pa lang naman talaga, no? Takbong 20, takbong 30, paikot-ikot ka lang sa subdivision, that advice is very okay. Kasi pag napindot mo talaga yung front brake at medyo tense ka pa, no, hindi mo pa nagagawa yung mga ganito-ganito, pag napiga mo yung front brake, iktad ka talaga yan, no? Embang ka agad yan sa kalsada. Dahil na kapag di ka pa naka-gear, ang aga mong kumalat sa kalsada, nakabili ka na agad ng lupa. So once you are learning na on how to drive your motorcycle, nakakapag-drive ka na sa highway, sa EDSA, nakakabili ka na ng ulam sa palengke, and so on and so forth, learn how to use both of your brakes. Do take note sa mga beginner dyan that your most powerful brake is your front brake. Kapag kailangan mo ng emergency braking, hindi ka maisasalba ng rear brake mo lang. Ang pinakamalakas nating brake ay yung nasa harapan. Ang lagi nyo tatanong sa akin mga sir is, paano ba mag-brake? Okay. Sa pagbe-brake natin, apply nyo 30% lang yung likuran, tapos 70% yung harapan. Anong uunahin, Sir Mel? Unahin mo yung likuran, mga split second yung delay nila, no?
Unahin mo yung likuran bago yung harapan. Okay? Pero 30% lang. Ganito, oh. Likod muna, tapos harap. Ganon. Sa pa tayo, hataw tayo ng mga 80. Oo. Likod, harap. Pero mas malakas sa harap, mga sir. Okay. Kasi using only the rear brake, may mababangga kang tao nun, may mababangga kang kotse. Kasi masyadong mahina yung rear brake lang. Pwede ka pang iskid nun, sumemplang yung likuran mo, lalo na pagbasa yung kalsada, nadaan ka sa putikan, pwede kang mag-skid, dumulas, sumemplang. Ngayon, using the front lang naman, lalo na kung beginner ka, sobrang powerful kasi niya na baka medyo ma-intimidate ka sa paggamit ng front brake. Kaya gawin mo siyang mix of both. 30% yung likuran, 70% yung harapan para sa full stop. Pero pag nasanay ka na habang gumagaling ka magmotor, mapapansin mo na mas madalas mong gagamitin yung front brake. Pag gumagaling ka na, pag tumatagal ka na, at kapag nagmamature ka na sa iyong motor. Kasi usually kasi pag bago yung motor mo, naninibago ka sa ano eh, sa braking behavior ng iyong motor. Pero pag gumagaling ka na, tumatagal ka na, at nakakatandaan mo na yung mga features ng motor mo, malalaman mo na, oh, okay pala yung brakes ng Aerox sa harapan, no? Ang lakas pala. So, yun mga sir, don't use only one brake, use both of your brakes. Yes, sir! So, last but not the least, is don't drive without a license, no? Huwag kayong magmo-motor nang wala pa kayong lisensya. Ha? Huwag niyong gagawin yun. Minsan, magtatanong kayo sa akin, okay, Sir Bel, pwede na ba mag-drive yung student? Pwede mag-drive yung student permit, no? May student license, basta may angkas na non-pro or professional driver's license. Hindi ka pwede mag-drive ng mag-isa ka lang. Hindi pwede yung student ka lang. Invalid yan as license. Ginagamit lang po yan kapag kukuha ka pa lang ng non-pro saka professional license. But it's not yet your driving license. Huwag nyo pong susubukan. Malaki po yung multa sa LTO pag nahuli po kayong student driver's license lang. It's good as driving without license. Saka pangalawa, yung iba nga, may student nga, mas mabuti pa may student. Yung iba, wala talagang lisensya. Ang lalakas pa ng loob magmotor, ang tatapang pa sa kalsada. Sobrang kamuti pa. Pag na-checkpoint naman, putragis, walang lisensya. Walang rehistro yung motor, wala pang lisensya. Hayop yan. Alam nyo, pag nakakuha na kayo ng lisensya sa LTO, meron siyang sense of fulfillment sa katawan. Para kayong gumraduate ng high school or ng college na nakakatuwa, yes, makakapag-drive na ako. Kapag nakuha niyo yung lisensya nyo, mag-comment kayo dito sa vlog ko at sabihin nyo sa akin kung ganun yun yung ramdaman nyo. Ako, pag nakuha ko ng driving license ko way back 10 years ago, ano ako nun? Diretso agad ako ng marilaki. Kasi paano ako napukuha ng lisensya? Nahuli ako sa Marikina, sa one way. Tatakas pa sana ako. Kaya pala ako tatakas, sabi ng enforcer, wala pala akong lisensya. Kinabukasan, tinubos ko yung Mio pa lang yung motor ko nun eh. Tinubos ko yung Mio ko sa impounding, 3,000 pesos. Kumuha ko ng lisensya rin nung araw na yon. Tapos dumiretso ako ng Marilaki. Sabi ko, checkpointin nyo ako, hulihin nyo ako, go, may lisensya nga ako. Ganun yung pakiramdam ko nung araw na yan. So, that's it mga sir. Sana may natutunan kayong bago sa mga beginner riders yan. Sana meron kayong mapulot at huwag nyo nang i-apply, huwag nyo nang ulitin yung mga pagkakamali ko dati. Pero kung gusto nyo ulitin, why not? Gusto nyo rin magkaroon ng bakal sa kamay, why not? So, yan mga sir! Kita kits ulit tayo next vlog! Yes, sir! Bye-bye! Happy driving, happy riding!